So yun, magandang araw po sa inyong lahat. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po tayo maglagay ng password o security lock po sa ating mga laptops para po safety po ang ating mga files na nakasave sa ating mga laptops, kasi kadalasan kasi sa mga laptops natin is nandun yung mga mahalagang mga files like mga nasa trabaho natin, kaya para hindi po siya basta-bastang nabubuksan, kailangan po natin lagyan po ng security lock o yung password. Ayun. So nakita niyo po guys, binuksan ko po yung laptop ko, tsaka wala pong password dyan. So para po merong password o tsaka hindi po basta-bastang mabubuksan ng kahit sino-sino lang po, lagyan niyo po siya ng password. At ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po natin gawin. So ayun. So ayun guys, zoom muna natin siya. So ayun, punta lang po kayo dito dyan sa gilid. Dito po. Wait lang, sobrang pangit ng camera. Click mo lang siya. So, ayan. Type mo lang yung user account. Ayan. User account. Doon na po siya sa taas, guys. So, ayan na po siya. So, pindutin po natin yung enter. Tsaka yung enter guys, pag bukas niyo po dyan, makikita niyo po yung create password for your account. Click niyo po siya. Ayan po. Lalagyan ko na po siya ng password guys. So, yung ilalagay kong password is so, dapat din po guys, yung nakalagay din po dito, yung tulad din po sa Facebook po ninyo, dapat magkapareho siya. At paalala lang po, dapat yung password po na ginagamit ninyo is yung familiar, at saka sigurado po kayo na hindi nyo po siya makakalimutan, kasi ilang beses na rin po akong tawag nito na biktima ng ganyan, kasi yung mga account ko dati, yung ginagamit ko na password is hindi familiar sa akin, at saka gagawa-gawa ko lang, at saka madalas pa ako nagpapalit ng mga Facebook accounts ko kasi nagkakalimutan ko po yung mga password ng mga accounts ko na yun. Tsaka isang beses pa nga dun. Tapos, pag matapos mo na siyang maklik guys, pindutin nyo lang yung create account. So, okay na siya guys. Napakadali lang po niya. Basta siguraduhin nyo lang po na yung password po na ginagamit o gagamitin po ninyo is yung talagang password na pangmatagalan na tsaka hindi nyo basta-bastang makakalimutan. Ayan, tulad po ng inyong mga ex. Charot. Ayan, so guys, try po natin siyang i-turn off yung ano. Paalala rin po, pag mag-turn off po kayo sa inyong mga laptops, huwag niyo po siyang basta-bastang pipindutin yung dito. Yun sa gilid, guys. Dapat dito po kayo sa may shutdown. Para hindi po masira yun ang inyong mga laptops. So, ayan guys. Naka-shutdown na po siya. At yun po guys. Antayin lang po natin siya ng mga ilang segundo. Para ipakita ko po sa inyo na talagang gumagana siya. At talagang may password siya. Pasensya na at magalaw yung kamay ko. So, ayan. Turn on ko muna siya. Siguro pag turn on mga yun, mag-wait lang kayo ng mga isang minuto. Yan, starting na siya guys. So, antayin lang natin. Mga 30 seconds. So medyo matagal siya guys kasi yung laptop ko is luma na siya at saka parang old mobile. Ano bang tawag yan? Ayan guys, meron na siyang password. So hindi na siya basta-bastang nabubuksan ng kahit sino-sino po. Ayan, type ko muna yung password na ginamit ko kanina. Tadang! Ayan po guys. Ayan, X ko muna siya.
So ayun po guys, nakita na naman po, ganun lang po siya kabilis guys, ganun lang po kadali yung maglagay po ng password ng inyong mga laptop. Basta ang tandaan lang po, tandaan nilang po yung password na ginamit niyo, tsaka sana yung gagamitin yung password is yung familiar sa inyo at yung palagi niyo po siyang ginagamit, at tsaka yung hindi niyo siya basta-bastang makakalimutan, kasi tayo rin kasi mga tao is makakalimutin tayo, lalo na pag marami tayong ginagawa at saka busy tayo. And guys, and I hope po nag-enjoy po kayo at I hope po manatutunan po kayo sa video na ito. At saka kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to subscribe this channel and also to like and share. Thank you so much and God bless.